Magandang araw mga kapatid. So, ngayon ang topic naman natin ay para sa mga taong mapanghusga. Ayaw ng Diyos sa mga taong mapanghusga. Ngayon sa kasalukuyan napakarami niyan sa ating paligid at especially dito sa social media. Sobrang dami niyan. Mga mapagkunwari ang tawag ng Diyos diyan. Ng Panginoong Hesukristo. Sila ay mga mapagkunwari. Sila rin yung mga taong puro salita ng Diyos, puro nagsasalita ng ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero sila naman yung mga taong hindi pinili ng Diyos. Babasahan ko kayo ng bersikulo at sa Biblia kung bakit ayaw na ayaw ng Diyos sa taong mapanghusga. Mas pinili pa nga niya si Mary Magdalene kaysa doon sa mga taong araw-araw nagsasalita na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Tawag ng Diyos dyan ay mga mapagkunwari. Dahil kung talagang may Diyos sila sa puso, hindi sila magiging mapanghusga sa kapwa. Marami yan sa internet, sa paligid natin. Sa social media, napakarami yan. So, punta muna tayo dito sa Mateo chapter 7 verse 1 to 5. No, babasahin ko sa inyo. Naayon sa Biblia. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mga mata, at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So diyan ipinapakita ng Panginoon na wala tayong karapatang humusga, gayong tayo naman ay makasalanan. Sabihin, Diyos lang ang may karapatang humatol sa atin. Sapagkat, Diyos lamang ang perpekto. Sa talatang ito ay pinapakita na bakit mo napupuna yung mali ng iba, gayong sarili mo, mali ay hindi mo nakikita. Babasahan ko pa kayo ng isa pang bersikulo. Dito sa Juan chapter 8 verse 3 to 11. Basahin natin. Dito ipinapakita ng Diyos sa Juan 8 chapter 8 verse 3 to 11 na ang mga taong mga pariseo at mga taong mga mapagkunwari, yung mga taong araw-araw nasa simbahan, araw-araw mga nagdadasal, o dito sa social media, no, yun yung mga katulad nila, yung mga taong yun na sa social media, halos araw-araw nagsasalita patungkol sa Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero sila pa tong mga taong mapanghusga. Ang tawag sa kanila ng Diyos ay mga mapagkunwari at ayaw sa kanila ng Diyos. So, babasahin ko kayo sa Juan, ha? So, ito. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Ito si Mary Magdalene ito. Iniherap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Sabigat na kasalanan yun, no? Tuloy natin.
Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itanong nila ito upang subukin siya. Sinusubok ang Panginoong Hesus, yan yung mga taong masasama. Pero nagtuturo ng kautusan ng Diyos, no? So tuloy natin. At nang may maiparatang laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Hesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Hesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Hesus. Tumayo si Hesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Si Mary Magdalene yun. Sinabi ni Hesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, napakabuti ng Panginoong Hesukristo. Biruin mo. Sila, mga nagtuturo ng kautusan, mga ginagamit ang pangalan ng Diyos dito sa social media, marami yan. Mga self-proclaim pa nga eh. Nabigyan daw sila ng kapangyarihan, ngunit sila naman itong mga taong mapanghusga, 'di ba? Ayaw sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Mas pinili pa nila si Mary Magdalene. Bakit? Dahil alam ng Panginoong Hesukristo kung ano ang saloobin at nararamdaman ni Mary Magdalene. Alam niya na si Mary Magdalene ay hindi masayang nangangalo niya. Ginagawa niya lang yon upang mabuhay ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili. Wala siyang alam na paraan para mabuhay. Naging yung pangangalo niya ay ginawa niya lang hanap buhay. Pero binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoong Hesukristong magbagong buhay. At simula nun, nagbago si Mary Magdalene. Binigyan siya ng karunungan ng Panginoong Hesukristo, binigyan siya ng kayamanan, binigyan siya ng pagpapala, biyaya ng Panginoong Hesukristo. Hindi na siya bumalik sa dati niyang pamumuhay. So, ganun, napakabuti ng Panginoong Hesukristo. Kumpara doon sa mga taong mapangusga, araw-araw na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Banga mapagkunwari, yan ang tawag ng Panginoong Hesukristo sa mga taong yan. Sila ay mga masasama. Dahil alam ng Panginoong Hesukristo kung ano ang nasa puso't isip nila. Sila yung mga taong kung tawagin ay ginagamit ang Diyos. At hindi sila ang nagpapagamit sa Diyos. Basta may makilala kayo o makita kayong taong mapangusga, yon ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na mga mapagkunwari. Hindi marunong magmahal sa kapwa, bagkus ay humahatol sa pansarili nilang kaisipan at kagustuhan. Hindi sila umahatol na ayon sa kalooban ng Diyos at na ayon sa kabutihan ng kanilang kapwa. Ngayon, magbibigay naman ako ng verse patungkol naman sa kabutihan, kasi lagi kong sinasabi sa mga videos ko na dapat gumawa tayo ng mabuti. Ano ba ang patunay o mababasa sa Biblia na ang kabutihan ay kinalulugdan ng Diyos? Punta tayo sa Hebreo chapter 13 verse 16. Mababasa dito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Nababasa sa Biblia na maging mabuting tao tayo sa ating kapwa. Kaya huwag tayong uhusga sa ating kapwa. Hayaan nating Diyos ang humusga at humatol
sa ating lahat. Kaya nga tayo, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, imbis na i-down natin ang ating kapwa, dapat tayo ang maging daan upang mabigyan natin sila ng chance na makausbong at makabangon muli, kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo kay Mary Magdalene. Pinagbigyan siyang muli na magbagong buhay. At tinulungan niya ito sapagkat si Mary Magdalene ay hindi natutuwa, hindi siya masaya na siya ay nangangalon niya. Yun lang ang naging kaalaman niya para mamuhay, sapagkat siya ay taong mahirap. Ngunit alam ng Diyos ang puso't isip niya at buong pagkatao niya na si Mary Magdalene ay hindi masamang tao. Hindi siya masayang nakakagawa ng kasalanan. Kaya yung ibang tao, na kung sino pa yung nagbibigay ng aral, salita, ng utos ng Diyos, mga pariseyo, maihahalan tulad natin yan sa mga tao ngayon na kakilala natin, na ang galing-galing mamuna ng kapwa, ang galing-galing mangusga ng kapwa, pero ang pansarili nilang kaisipan at buong pagkatao ay hindi nila nakikita. Unang-una na dyan yung pagiging pangusga nila. So, mas pinili pa ng Panginoong Hesukristo ang taong akala ng lahat ay makasalanan. Kasi, kadalasan sa buhay ng tao, kung ano yung nakikita natin, yun ang ating pinaniniwalaan agad. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng ating kapwa. Mas nakikita natin yung mali ng ating kapwa. Kaya, ang tawag sa mga taong mapangusga ay mapagkunwari, tawag ng Panginoong Hesukristo. Kaya, sana, maging daan ito upang yung mga tao, lahat tayo, ay magbagong buhay. Unang-una, lalo na kung ginagamit pa natin ang salita ng Diyos, ginagamit pa natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ginagamit natin ang pangalan ng Diyos, tapos tayo pa itong puro masasama ang ugali. So, ipagkaloob natin, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Hayaan natin siya ang magbigay sa atin ng karunungan, kaginhawaan, lahat. Hayaan natin siyang maging driver ng ating buhay upang tayo ay hindi maligaw at tayo ay maging mabuting tao. Yan ang ninanais ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya nga siya bumaba rito para sa ating lahat. Hindi siya nagpunta rito para tayo ay i-down. Tayo ay gusto niyang magbago. Magbagong buhay, binibigyan niya tayo ng chance na makaahon muli para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at may karapatan tayo mapunta sa langit. At huwag tayong manatili sa pagiging masama tulad ng mga taong mapanghusga. Hanggang dito na lamang po, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.